Bakit maraming mga Pilipino ang nahuhumaling sa motor na ito? At maraming mga kamote rider ang gumagamit ng motor na ito. Ito ang Aerox 155 ng Yamaha. Ito ay 2022 model na nasa ating harapan ngayon, mga kaisla. So ano nga ba ang mayroon sa motor na ito kung bakit tayo ay nahuhumaling dito? Ano nga ba ang katangian niya? Ano nga ba ang kaya niyang ibuga kung bakit maraming kamote rider ang gumagamit ng Aerox 155 2022? So ano ang kaya niyang gawin? Ano ang kaya niyang ibigay sa ating mga rider? So tara, sumahan niyo ako at ating alamin ano nga ba ang meron. At ang mga katangian ng Aerox 155 at ano ang bago ngayong 2022. At simulan natin sa kanyang makina. Ang kanyang engine ay 155cc variable valve actuation liquid cooled na kayang mag-produce ng maximum power na 15 horsepower at kaya itong ibigay sa 8,000 revolution per minute. Ang kanyang maximum 10 Newton meter at kaya itong ibigay sa 6,500 revolution per minute. Sa kanyang engine output, mga kaisla, itong 15 horsepower at 13.9 Newton meter of torque ay malakas na ang motor na ito sa 155cc or 150cc category scooter ngayon to sa ating bansa. Kaya ka na itong accelerate sa loob lamang ng ilang segundo. At base ka sa test na ginawa, mga kaisla, ang motor na ito from 0 to 100 ay kaya niyang abutin sa 15 seconds lamang. At ang kanyang top speed naman ay 120 km per hour. So lihamak na mara na malakas ang motor na ito compare sa ibang 150cc na sa ating bansa ngayon, mga kaisla. Kaya naman maraming mga kamote rider ang gustong magkaroon ng Aerox 155. Paporma na, may halimaw na makina at siyempre malakas yung kanyang power and then yung kanyang acceleration, mga kaisla. At puntahan naman natin yung ibang katangian ng Aerox 155, mga kaisla. Sa kanyang dashboard ay naka-digital instrument console na ito. Ang kanyang headlight ay LED na, yung high at saka yung low. Pero yung signal light niya, mga kaisla, ay naka-bulb type pa rin. Sa kanyang suspension naman, mga kaisla, sa harap ay naka-telescopic fork ito na ordinary. At sa likod naman ay naka-twin shock absorber ito, mga kaisla. So hindi ito monoshock, mga kaisla. So maganda yung banking-banking nito. Sa gulong naman ang ginamit, mga kaisla, sa front tire ay 110x80x14 at sa likod naman ay 140x70x14. So 4C ang gulong ng motor na ito, mga kaisla. So hindi ito 10, 12, 3C kundi 4C. So maganda ito, mga kaisla, good for cornering and then for banking-banking. Kaya naman maraming kamote rider ang gumagamit ito, mga kaisla, sa kalsada. Itong Aerox 155 kasi maganda yung design, aerodynamics at advanced yung mga technology. Ang motor na ito, mga kaisla, ay may dalawang version pala ito. Ito yung standard at ito yung kanilang tinatawag na keyless edition. So ang masarap natin ngayon ay standard edition lang ito, mga kaisla. Sa kanang kilis, mga kaisla, ay naka Y-Connect ito at naka ABS. Ito ay naka standard edition. Wala itong Y-Connect at the same time wala din itong ABS. So sa design naman, sa looks, pugi ang motor na ito, mga kaisla. Maganda yung design, maganda yung looks, maganda yung purmahan. Kaya nga naman setor na buminta talaga ngayong 2022. At sa kanyang underseat storage naman, mga kaisla, ay 24.5 liters ang kayang malagay mo sa motor na ito. Utitin natin yung statistic ng motor, mga kaisla, mula ulo hanggang taillight ay nakapaganda talaga. Mapurma ng motor at the same time merong mabilis na makina. Ang motor na ito, mga kaisla, ay gumagamit ng starting system na smart generator system o silent starter na ito, mga kaisla. Hindi kaya sa ibang motor na pag-start mo ay maingay. At ang motor na ito, mga kaisla, ay mayroong tinatawag na hazard light. Meron itong hazard light, mga kaisla. So hindi kaya sa ibang motor na walang hazard. Ang
Hindi ko lang nagustuhan ito sa motor na ito mga akayos dahil ito yung tin light niya sa likod. Nakahiwalay kasi. Pero maganda ito mga kaila, mas visible to sa gabi. Ang disadvantage lang ito kapag lagi itong sasaki, mapuputol to minsan. Hindi pa naman ito medyo medyo malambot yung kanyang signal light sa likod. Although pwede naman ito tanggalin mga kaayos na at pulitan ng ibang klaseng signal light sa likod. Ang nagustuhan ko sa motor na ito mga kaayos ay ang kanyang forma. Maganda talaga ang motor. Pinapangarap ko din itong magkaroon ako ng Aerox 155. So nga sa ngayon na hindi pa kaya, kaya click 125 lang muna. So isa to sa mga motor na gusto ko. At ngayong taon nga mga kaisla, 2022, ay may bagong color edition sila. Ito yung mga color edition na pwede din magpilian ngayong taong 2022. Ito yung in-upgrade ni Yamaha ngayong taon. So every year talaga may mga bagong color edition na ginagawa si Yamaha at mga gagandang color combination to mga kaisla. Sa lahat na ito ng kanilang mga scooter. Ito yung color edition. So ito yung U-Box ng Aerox 155 mga kaisla. Almost 25 liters mga kaisla. So kasi dito ang full face helmet, depende sa size ng helmet na ilalagay mo. Sa kanyang mga switches function, ito yung kanyang hazard switch, full start button. So kapag nag-hazard ka, dito sa kabila. At sa kabila naman yung kanyang menu. May menu to mga kaisla. Tapos headlight switch, signal light switch, at saka yung busita. Meron lamang function ng Aerox 155 at meron tong isang reset button mga kaisla. So naka digital dashboard. Tapos medyo malaki na din yung kanyang visor mga kaisla. Yung mga text logo ng Aerox dito, makikita natin yung liquid cold technology nila, yung variable bulb actuation. Ito mga kaisla, hindi to ABS mga kaisla, kundi sensor lang to. Kaya klase ng iba na ABS to. Kasi yung standard edition yung lang ABS yun mga kaisla. Ito lang tayo sa keyless edition ng Aerox, merong ABS 155. So para sa akin, ano nga ba yung mga rason kung bakit bilhin mo to ang Aerox 155? Una na doon is yung forma. Good looking ang motor na ito. At the same time, may malakas na makina. Susunod ay yung kanyang mga instrument console na digital na ito. Tapos yung advanced technology, powerful engine, Y-Connect, tapos naka-ABS. At meron din itong side stand cut-off. So, lahat ng mga feature na nabanggit natin mga kaisla ay nandito sa Aerox 155. Ito yung mga rason kung bakit maraming mga Pilipino ang gustong magkaroon ng motor na ito. At maraming mga kamote rider ang gustong magkaroon na ito. It's because sa kanyang speed, sa kanyang acceleration, at sa kanyang torque. So kayo mga kaisla, anong masasabi nyo sa Aerox 155? Sulit nga ba itong bilhin ngayong 2022? At sulit pa rin ba itong bilhin sa sunod na taon? Paki-comment down below lamang ninyo mga sagot at pag-usapan niya sa comment section. Ito nga pala ang Aerox 155 na standard edition. Hindi pa to yung updated version nila mga kaisla. Ito yung mga updated version ng motor na ito. Yung kulay lang namang binago ni Yamaha sa kanyang design, sa kanyang engine ay walang binago kundi kulay lang. So that's all for this vlog mga kaisla. Thank you for watching Motor sa Isla. Once again, this is Motor sa Isla, nagpahimang no na mag-amping kanunay o giguma ang Ginoo labaw sa tanan. Ride safe always. Peace. Bye-bye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays,
way back a year ago. Back a year ago.